ito guys, piniprito ko muna siya ng ganito para mag-light brown muna siya lahat. Para mas maganda yung kulay niya. Ayan, nabaliktad ko na siya guys. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, magluluto ako at gusto ko pa yung isama sa aking kusina. Meron akong lulutuin na simple lang at hindi naman siya masyadong maraming ingredients. Gusto ko siyang i-share sa inyo guys, kaya samahan niyo ako sa aking kusina. So guys, ito lang yung ating ingredients. Meron tayong chicken breast. Yan. At nakakuha ako ngayon ng special, kaya medyo nakamura ko dito sa aking chicken breast. At meron tayo ditong broccoli, siyempre yung onion and garlic, at yung asparagus. Yan. Ito guys yung ating lulutuin ngayon, yung Cantonese chicken. Ready sauce na siya para dito sa ating lulutuin, kaya napakadali niya lang. Ganito ang magiging itsura niya guys. Yan, simple lang siya, madaling-madali lang, at hindi tayo masyadong magsasayang ng oras sa ating mga preparation at sa pagluluto, kaya napakadali lang niya na gusto ko siyang i-share sa inyo. Guys, we're ready na natin, hiwain na natin ito lahat para maumpisa na natin ang ating pagluluto. Ito na mga mamshi, umpisa na natin ang pagluluto. Ayan, nagpapainit na ako ng kawali ko. At ito na rin yung aking mantika na gagamitin. Na-try din na rin itong manok. Oops, ang aking basura, nandiyan pa. At naka-ready na rin ang aking rice. Ayan, naka-warm pa siya. So, ayan, uumpisahan ko na ang aking pagluluto para makita nyo na guys kung gaano kasimple. So, ang ginagawa ko guys, i-ano ko muna to. Medyo iprito ko siya ng konti, itong chicken breast. Yan. Ipa-fry ko muna siya ng kaunti para maging golden brown. Lagyan natin ng mantika.
Initin ko pa siya ng konti, guys, para mainit na mainit yung mantika para pag nilagay ko itong chicken breast, mas madali siyang maluluto. So, gusto ko kasi muna siyang piniprito. Yan. Tingnan nyo, guys. Ang aking manok. So, yan, guys. Ipiprito ko muna. So, ito guys, piniprito ko muna siya ng ganito para mag-light brown muna siya lahat. Para mas maganda yung kulay niya. Ayan, nabaliktad ko na siya guys. Ayan siya. So, hintayin ko lang siya mag-light brown lahat. Ganito siya guys. Ayan, binaliktad ko na siya para maging light brown yung side, both side niya. Ayan, hintayin ko lang at sunod ko pa itong ilang piraso. So guys, ito na yung chicken breast na pinirito ko ng kaunti para lang mag light brown. Kailangan hindi siya matagal dahil titigas yung breast, kaya ayan siya. So ngayon, itong kawali na to, ibabalik ulit dito at magsisimula na tayong mag stir fry ng gulay bago natin i-add ito. So, umpisahan ko na ulit. Finished product ng ating niluto yung Cantonese chicken. Ayan siya guys. Ay, ang sarap niya guys. Kung naaamoy niyo lang, sobrang bango niya talaga. Ayan siya guys. Pwede na akong kumain. Meron na ako dito 1 cup of rice. Ayan na siya. At pwede na akong mag-lunch.
So, ito na guys, ang aking niluto na Chinese Cantonese. At sana nagustuhan nyo itong aking shinare ko sa inyo ngayon na simple lang aking niluto ngayon. At ay ako'y magugustuhan din ninyo, ah? Sobrang bango niya guys, kung naaamoy nyo lang. At kaya gustong-gusto ko naman ito i-share sa inyo dahil napakadali lang i-prepare para sa inyong mga anak, asawa, at kaibigan o kamag-anak dyan. At sana nagustuhan nyo itong aking niluto ngayon. At comment down below guys kung paano din kayo magluto ng mga chicken breast, ano-ano ba yung mga ginagawa ninyo, at kung anong style din ng inyong pagluluto. So, maraming salamat guys sa panonood, at ako'y pawis na dito sa kusina ng aking pagluluto. Maraming salamat guys! Bye! Thank you for watching! See you next time!